This representation with Kit Belmonte filed a manifestation to also explain our position on the issues and allegations that were raised. So we filed a memorandum to this committee, Mr. Chair. Thank you. Naging akbayan nominee ako at dun sa akbayan party list, parang para sa akin, when they asked if I want to become a nominee, dahil naging abogado ako ng Sumilog Farmers, sumikat yung Sumilog case, sumikat din ako. Parang naisip nila, babae ako, abogada, taga Mindanao, pwede kong maging boses ng mga taga Mindanao. So, parang in a sense, excited ako by that pa kasi hindi siya personal. Hindi ako ang tumatakbo, kundi yung party list. I just represent the party. Yung dinagat, ibang experience din. Yun namang reason, parang naging opening siya na parang tatakbo ko against an entrenched political dynasty. At dahil taga doon ako sa dinagat, mga kamag-anak ko din naman yung naapektuhan. At mga kaibigan, kaklase. Parang naisip ko, kung may chance ako, bakit hindi? Ang pagdedeklara ng martial law sa lahat ng probinsya nito ay isang malaking hakbang na paatras. I think the best part is the when you see your bills moving and getting enacted into law. Best moment din sa akin yung nahahatid ko sa national government ang issue ng mga taga-dinagat at nauuwi ko bilang proyekto through department agencies. Yung worst, I think, is to deal with the expectations ng mga taga-dinagat na dahil iba ako at iba yung naging karanasan ko, mas marami akong ihahatid. At saka dito sa Congress, yung worst siguro din, yung parang yung lagi kang naikipaglaro, lagi kang sasabay sa agos para lang ma-put forward yung advocacies mo na at the same time naninindigan ka sa paniniwala mo. Oo, yung paano ka hindi matiris, yung matalsikan, yung ganyan. Yung mga igos-igos, paano mo gagawin na mahusay at na parang nananalo ka rin, ganyan. Yun yung mga tingin kong mga difficulties. To me, a woman is a person who embodies the principles of empowerment, that believes in her right as a human being, who speaks her mind even though we were silenced all these years. To be the voice of other women who are victims of violence, of oppression, because most often they will not be able to speak for themselves. I think a woman is a person who treats everyone, including the male, including the men, as equals and have equal opportunities, but we always have to assert that more women will always have less power until such time that we are able to understand the meaning of equality and respect.